I liked the story and I laughed, although I knew what it was. My reaction, my number one reaction, hindi na ako kakain ng rice. But it was very fast, the cutting, ha? Sinong favorite ko dun? I think, what's her name? No? Pia. Siya pa rin ang favorite ko. Diba? Hindi ba direct? Okay na okay siya sa role niya. Perfect fit. I can't believe it's a whole film. Ang bilis natin, ano, direct? Grabe. It was very funny. I was asking direct kung ano ba, drama ba ito or comedy. I think it's more comedy, eh, no? Yeah. Itong napanood mo ng kabuuan, kumusta ang mga performance nila? Ilang beses ko na napanood, ano ba ba gusto kong sabihin ko? May client eh, Bruce na naman tayo eh. Okay siya. Mahusay ang artista. Anong reaction mo na PG ang nakuha niyang rating? Happy. Kapuri-puri ang MTRC. Baka hindi sila marunong masalim. Ang PG ang nakuha, di ba? Diba? Oh. Nagulat ka ba na PG ang nakuha? Yung bang inaasa mo na makuha ang rating? Hindi. Ang iniisip ko at least R13. Pero ang binigay ang PG, hindi na ako nag-complain. Tama. Diba? I embrace it wholeheartedly. Ibig sabihin, they enjoy the film. O, diba? They identified with the characters in the movie. Yeah, that's true. Ayun. Ito si Ami. Ang producer, ito si Ami. Yes. Oh. Dapat siya katali dun eh. Happy ka ba sa, no, sa resulta? Yung accountant na po. Miss you talaga. Happy naman po. Sa totoo lang eh, napakaganda ho ng ginawang movie. Lalo kay Miss You na napakahusay. Sa panahon natin ngayon na bilang talaga namang ngayon nagaganap to eh. Yung tama bang sabihin yon yung makikita mo sa mga FB na may mga nagmamassage tapos may extra ano. Parang ito na yung napapanahon. Kaya lang, nagkaedad lang sila ngayon. Kung noon, sa beer house mo lang sila pinupuntahan, ngayon sa online na eh. Pero kung mo sa pagsasalala ngayon ng buhay na napapanahon ngayon, napakaganda nang lumabas. Kaya sana, tangkilikitin natin yung piliko lang sa atin at sana makuha din po kami sa po. Kaya po sa lahat ng narito ngayon, ipapasalamat po kami at pinaulakan nyo kami sa aming ginawang pagpasadula ng aming pelikula, ng aming movie. Sana po mag-ingay po kami dahil hindi naman nakakaya yung aming pelikula at napakaganda. Thank you po sa lahat. Miss Gloria, anong paborito mong eksena dun sa movie? Ano yung naging ang challenging sa'yo at na-enjoy mo talaga? Marami eh, hindi lang isa. I like my the one in the cementerio. Mm-hmm. I like the one dapat ginalingan ko pa, yun. Tapos, I like, gustong-gusto ko yung mga nakikipag-deal about magpo-pornong film. I like that because it's funny, sad. Basta it's funny. And then I like very much all the scenes with Pia that she was doing with the guys. Parang supposed to be bastos, pero it's nakakatawa na nakakaawa. And I think that's the whole idea, hindi ba? And Lisa, of course, was very good. I like also. At maganda rin yung mga death scene sa carnival, parang mayama, you know, big production, may carnival pa kami at our disposal, di ba? Ganda. Short background lang. It's loosely based sa true story sa Bukawi before. Meron pong tulayan doon kung saan doon sila marampa. So, you know very well yung Bukawi is parang Olongapo or Clark sa Bulacan. Until now, medyo nag-improve na, na-rate to before. And then yung parang motel, before it's parang kulungan ng baboy. Parang ganon.
So it's Pound Story, loosely based. Well, ngayon meron nga, sabi nga ni Ma'am Ami, may mga online. But we cannot deny the fact na meron pa rin existing. And some of the ano are fictional. Ang very rewarding for me nung pagbabalik ko sa pagsusulat is nung sa MTRCB, although few people lang ang nakapanood, yung reviewer, nasa comfort room ako, kinakabahan kami ni Direk kasi sabi ko, huwag natin itong isali pag R18 or R16 kasi may, although hindi naman kami nag-expect until now. So nasa CR ko, narinig ko, na-overhear ko na may nagsabi na babae, sabi niya, ang ganda-ganda nung Lola Magdalena. So, natuwa ako kasi rewarding yon for people na part ng pelikula. At nung nandun na kami, nung kinausap kami nila direct, wala nang deliberation or discussion. And they're saying good things about the film na very rewarding talaga para sa mga gumawa ng pelikula. Yun po. Any more questions? Si Mario P. Kasi Kuya Mario. Oh, I think they like the movie because it's really a feel-good movie. Diba? In spite of the fact that it's about prostitutes and people, yeah. Prostitutes. Your script was very well written, the characters are well defined, and there was a closure for each of the characters. At ang ganda ng closure sa ending. So, in the end, talagang feel-good movie siya. According to them, it's fleeting. Hindi siya nakababa doon sa mga sex scene. Si Arman, may tanong. Si Adela. Sir Arman. Direk Arman. Sabi ni Direk base na yan sa talambuhay ko. Dini-disclaim ko yun ha, baka maniwala ang press eh. Hindi po kami naniniwala. Salamat naman. Yung ganyan pala buhay ni Dennis. Si Ronald, baka may tanong. Si Roldan. Ang ganda ng pelikula. Wala akong tanong. Kahanga-hanga ang pelikula. Husay ng screenplay. True! From a writer to a writer. Lalo niyang nabigyan buhay yung magandang screenplay. Napakaganda. Saka si Miss Gloria Diaz, walang kupas, napakahusay. Yeah, the whole cast is very good. Oo, mahusay. And some na task. Si Sir Pablo daw, hindi pa tapos direct mo. Ready ba ako? Yes po. Actually, hindi naman, wala na akong tanong. Nag-injury ako sa buong pelikula. Yung unang pelikula ko napanood si Miss Diaz, yung pinakamagandang babae sa balat. Hayop! Pinakamagandang hayop. Sa balat ng saging. And then, the same year, in-interview kita sa cover story ng Focus Magazine in 1977. Ganon? Yeah. And then, I saw you in Jose Rizal. But this film is your best, I think. Oh yeah, okay. It's different. Okay, yeah. It's very. In fact, my daughter Isabel and I, Mom, what are you going to do next? Sabi niya, kasi I showed her yung short trailer sila, no? Natawa nga sila eh. But they, I don't think they thought of it as a sex film, really. They thought more of it as a comedy with a Faith Healer na pop, you know, sa gabi. You know, medyo, it's hard to describe. Oh, I said, so what do you feel? Is it nice? Mom, it's hard to describe. I don't know what I feel. Ang comment ko lang, handa na sana ako mag-standing ovation kung nag-end yung pelikula dun sa Carnival. Yes, I liked it also. I thought it should end. But anyway, nagkaroon ng closure ng ibang characters pero yung sa carnival scene, I feel that's the best, no? Yeah. Yeah, I liked it. At nagkaano na ako, naghahay na akong papalakpak na ako, meron pa palang kasunod. Yung kwento ko lang po yung scene sa cementerio, yung nagsasayaw po si Miss Yu, nagdi-discuss po kami ni Direk. Kasi along the shooting po kasi, isa po sa mga consideration is baka mahaba na yung pelikula. So pag mga nasa patapos na kami ng shooting, tatanungin ni Direk sa amin, ano sa tingin mo, De? Anong palagay niyong pwedeng putulin? So ako parang isa yun sa ni-recommend. Ako personally, ayoko po kasi gusto ko mapakita yung
degradation ni Miss Yu na hanggang ganun kaya niyang gawin. Pero si Direk, parang napi-feel ko, parang hindi niya anong gawin kasi baka hindi gawin ni Miss Gloria. Pero nung ginawa pa rin, natuwa ako kay Miss Gloria nung sinabi niya, oh, dalawa panty ko. Kulay black, may nakita niya. Ito direk game siya, gawin na natin. Di ba direk? Yun po. Si Natalie, baka meron. Miss Natalie. Siguro ano na lang sa akin, ano, and so, Miss Gloria, if there's a lesson na lang, or what takeaway na gusto mong Well, for me, the most important is the way you look at prostitutes, that you cannot, or pok-pok, parang, actually, you cannot judge them, because the first thing you always think, there's other ways to make money, but, you know, at the end of the day, they all have huge problems, they're all breadwinners, and I'm not saying it's good, but, you know, let's not judge them and stuff, because you can see each one had, everybody were breadwinners, and parang, they're so actually nakakaawa, no? And in fact, our government is supposed to just, they don't stop it eh, they just should make it like in other countries, they just should have healthcare that's free, diba? Buti nga, yun lang ang nakuha niya eh. Cancer of the cervix, diba? Hindi AIDS or something. But, because kasi in the Philippines, we are the highest now in Southeast Asia. So, yun ang iniisip ko lagi. Kasi, my daughter lives in P. Burgos, in Makati. Mayaman yun and all. But I see so many there. And wala lang, there may parang, hello, hi, nakita ko kahapon, yung parang nansuot or something. So, I guess not. And I used to see, like what you say, parang in Bukawe and Kulikuli. I used to see in Tanay. Remember? Remember Didi Reyes? Doon siya bumagsak, diba, sa Tanay? And I know that club, because I used to shoot there a lot. Yung talagang there are really girls who were just hanging out there. And, you know, it's exactly the same eh. Hindi ba the same situation we were, but old. And they really, that's, doon lang talaga ang bagsakan nila pag tumanda, diba? It's sad but funny. Would you like your daughter to watch? Yes! In fact, Belle was supposed to come, but she went on a medical mission, and then dumating lang siya in Makati by 3:30, ano, text and text. How is it? How is it? She likes, all my kids like to see those things, everything. In fact, when I would tell them, Belle, you know, you should be, wow, sabi niya, of all the things to tell me, advise me, the original Bomba Star. I always tell Belle, Belle, hindi maganda yan, ganito, ganyan. You have to be decent, ganyan, ganyan. Wow! Magsalita! So, yes, I do. I want them to see it. Last question. Yes, yung ano, yung combination po ng ano, ng casting. Kasi talagang, ano, swak. Very na-swak, very natural. Ang ganda ng chemistry po ng apat na ladies. Thank you. Paano yun ang buo? What's the... Direct. Nung sinulat yan ni Dennis, nagka-casting kami, nag-discuss kami kung sino-sino ang mga bagay doon sa role. Na pagkasunduan namin, ako ang pumili kay Pia Moran kasi nakalimutan na Galing Pia Moran. Okay? Kasi kailangan ng artistan sa sayaw-sayaw, sa tayaw-tayaw. Eh natatandaan ko si Pia Moran sayaw ng sayaw noong araw.